Kristo, bawa kami. Kristo, bawa kami. Panginoon, kawa
Salamat sa Diyos.
Não pertence à dimensão do mal apostólico. A unir-me a paz, ou se irá enviar em mim, em ti, para faltar o passado. A unir-me, sará, na lalai, o bote, na unir sa atin, a hindi ka na faltar o passado. A hindi nagpapasaya ng kanyang krus, at sumunod sa atin, ay hindi ka na ang ating pananampalataya. Pinapakain tayo sa Diyos
dalawa na yung living torch. So, ito yung panahon na nararamdaman kinabuhusi. Pinapakain sa Diyos. Ginagawa ka sikat. Bumuhusan ka na langis pagkatapos si Sisiyan. Ganon. Ganon ang hindi. At sabi na natin, ito yung pagkakagod na kasi pwede sa Diyos yun. Ang sabihin sa'yo na may mga pagkakataon na sinasabihin eh. So, magpalataya ka, iwanan mo yung pananampalataya mo. O, ang buhay mo, ha, madali yun. Asasin na, ha, kaya may kaya yung buhay mo. For the sake of my faith. Eh, paano mo ang ibawa? Ang sinasabi na eh, nandiyan mo, nating mo, patay mo. Kasasin sa'yo na, buhay na nanay mo, buhay na tatay mo, o magbalik ka ng pananampalataya. May iwanan ka yun. Kaya, nais na pag-ibayin ng Diyos na ating Panginoon sa Kristo. Halimbawa ko, anak ko, nandiyan. Ipakakain sa iyo. Anong gusto mo? Ipakakain mo sa iyo? O umalis ka dyan sa pananampalataya. Kaya may pabigat. Kaya ang sabi ni Jesus, well, ang umihibig sa Ama, sa Ina, na hindi sa akin, ay hindi karapat dapat sa Ama. Kaya po, may pabigat. Pero sa sabi natin, hindi na tayo under persecution. Pero para the first.
desire. The rest will follow. Kaya na ang mga tao pinamamahal namin sa daily na ito. Ginawa ko ang aming kalimutan. Una sa Diyos. Kinakailangan una ang Diyos. Makalimutan ko lang ang lahat. Huwag lamang ang Diyos. Yun yung namin sa bigyan ng pagkapalo ka sa kaya po, pumapansin ko natin doon sa summary ng Ten Commandments ay ibigin ko ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin ko ang Diyos ng higit sa lahat. Sa kutusin po, ay ito ba kayo is not only the faith other doubts beside from our Lord Jesus Christ or with you. O sa Diyos sa mga narin, yung ito ba kayo sa sulit, pinapatay ko ng Diyos sa pinapahalagahan mo. Anong pagkaya ng Jesus? Unahin ko ang Diyos. Hindi pwede mapalitunan ang Diyos. Pangalawa. Pangalawa nga ang mga ikaw namin dito ay tungkol po sa itinuturing natin alagad ng Diyos. Ang propeta ng Diyos. Ang tao pamuli. At yung inibigyan pa siya dito ay ang sino mang magbigay ng kahit isang pasong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko. At inibigyan ko sa inyong tatanggap siya ng ganating para. Alam niyo, isa ko sa mga hindi ko makalimutan sa isa sa mga hindi ko lang intindihan ko ay yung mayroon silang nakalaban at yung isa po ito ay yung pari ng isang tribo. Pero kung sabi nga natin ay pari ng kumalilang itinuturing ng Diyos. Sabi nung nasama ang Indian ng Diyos ay kasi sisipan din sila. Anong sabi nung nasama ang Indian ng Diyos ay parinig mo, parinig mo. Anong sabi nila? No. Bad omen. Bad omen. Well, hindi naman po. Well, bahagi po ng kultura. Wala pa po ng muna na mga itinuturing ng mga banal. Mga parang namin. Hindi namin din wala na ng kanilang pananampalataya. Ay huwag gawa na masama. Pero sa ibang ngayon natin yun, ay nagwalag natin. Yung pagsuporta sa itinuturing ng mga alagad ng Diyos. Hindi ko lang kung sinasabi dahil ako ay isang alagad ng Diyos. Pero sinasabi ko rin po ito, kung sabi mo sa sarili ko ay, well, it is not, hindi naman ito para sa akin kasi ito isang sabi na Yesus, hindi kami. Kasi pag tinutulungan natin, itinuturing natin alagad ng Diyos, hindi naman ito, hindi naman ito para na itinutulungan lang natin eh. Ang tinutulungan natin ay din yung misyon na ibinigay ng Diyos sa parang ito. Talo mo, ipagpalagana ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At dahil yung mga itinuturing natin malagad ng Diyos, ito yung mga itinuturing natin namin mga simbolo na pagbibigay ng una sa Diyos. Si iniwanan ng lahat para sa Diyos. Pero yung isa sa atin yung mga ito kasi yung mga nagbibig ko para sa misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya din po minang sinasabi, ano ba ang makakamuhin ng pamahari? Well, siguro, kasi mo dahil hindi rin nakikita yung suporta ng mga mananampalataya. Kasi maluwag na sinabi nito eh. Ang sino mang magbigay ng kahit na
sa isa sa pamilya na ito. Dahil sa ipinilagad ko, pinigya ko sa inyong tatagpag siya na nakagaling para. Kaya para ako ng pagkataon, yun ko naman yung makita natin na kapag tuluman namin yung alagad ng Diyos, hindi lang yung alagad ng Diyos at tuluman natin. Ngunit, yung misyon na ipinamamahin ng Diyos. Kaya, tayo ito magpasalamat sa mga tao walang sawang tumutulong sa panahon na ginagamit ko rito sa parokya na ito. Misa ko ay kapag nagpadala ng kanilang anak na bahala sa Lord, ako po nagpapasalamat at ako'y pinapahigina. Kapag po nagpilong palimbawa, kapatid nagpapalang kami sa Batapas, ay kapag ay umiinom ng kongwa, ibigyan ko ng kapgarya. Kapag mga dinigit na bagay, pero bahala ko. Hindi lang po ito para sa akin, pero sa susunod ko ng mga pari. Kasi bahala ko ng pag-iwas. Kasi nga kung isa, magkita niya kung isa niya ng pag-iinom na ako. Kapag yung isang pari, ng parawa ay ipang kawawa. Ang sasabihin sa inyo na ibang malamang bakit yung pinapabayara ang inyong para. It reflects sa community. It also reflects sa community. Kasi bakit? Sabi ni Jesus eh. Sino man ang magbigay ng tayo ng isang kawasan ng tubig na palapit na isa sa maliit na ito dahil sa lagad ko, inihiyak ko sa inyong tatanggap siya ng galing para. So, isang tao, mula mo,
magkakaroon ng kalog na harap. So, isa po yun sa mga halimbawa. Pero yung nalis na mga pinag-inansya na yun, yung pinahaya ng ating Ibanghelyo, sa ngayon ng Kaisa sa Ibanghelyo, yung pinahaya ng isa sa halika, na sigurado ang tao magbigay tayo ng isang paso malamig na tubig ay gagamping palaan ng Diyos. Gagamping palaan ng Diyos. At ito po'y papunin na ng patay. Hindi, kailangan po namin ng patay. Well, sa ito, hindi mo namin papakitipin mo na kapag wala ka ng susunod na sa ito, hindi na po na nangyayin kami ang pagkatrabaho. Pero, bakit ka lang po natin ang alamang? Para din kasi bahagin. Para kasi sinabi rin na Yesus, magbago yun na ito. Para di naman na kapag hindi namin ito pinapansin, hindi para di naman hindi namin naituro yung bagay na ito sa mga mananampalataya. Kasi bakit? Nakawag yung loob ng Diyos. Ako hindi na po nang mapapalit. So kaya sa forma namin nagpapalit. Kasi hindi yung mga simbolo ng mga ano ang pag-aaral ng kanyang sarili na higit sa lahat sa paglilingkod sa Diyos. And kapag sinipagpunan natin ito, we participate, nakikisa tayo sa pagkilos ng sinipaglalag ng Diyos. Maging bahagi ito natin na walang ipapatid na tulad ko natin ngayon para sa pagpapalagana ng pag-aari ng Diyos. Kaya, binigyan po natin ito ng higit ng pagtugon. At ipanalangin po natin yung mga kapatid natin at mga nagpapari. Partikular na po dito sa aming parokya. Mayroon tayo dalawa. Dalawa na lang ngayon. Na ako'y dumating po dito, ay tatlo pa. Yung natitira ngayon yung dalawa lang. Hindi pa nadalit talaga. Mayroon pa nga naman kayo, pero hindi na makasakas. Pagkadaan na naman sila. Bahagi po ng Pag-iwas sa usahan ay napakalaga sa pagtugon ng aming pananampalataya. Kaya po kung isa sa ito natin, malagyan ko ngayon, ngayon kasi ay bahagi na yung limang taon na pag-aanda sa 2021. Kaya ngayon tema namin na yung ay Year of the Harvest. Ay tumutukoy po ito kung inyong mapapansin sa bawat taon na ito hanggang 2021. Isa po sa hadihin ko rin. Sa hadihin ko na objective ay rin para mapalakas ko ang mga mananampalataya natin. At magpagin namin yung mga kapatid natin na nag-ibang ng sekta. Pag sila nag-ibang ng sekta, They were confused. Gawa na rin. Gawa na rin. Information is closed. And one of the things that they can get it, we need waters. Kailangan natin ang pa. Sa atin, bago pari na ito, it will take 8 to 10 years. Sa iba, 6 months na ang pastor na. So, kaya po bahagi ito. At isa po, kalimitan na bahagi ng mga natin kalimutan ay patuloy natin ipagdasal ang mga para. Kasama po yung obispo as the fullness of the priestly life of our Lord Jesus Christ. So, itulog natin sa araw-araw ng mga kapat. At ito po yung iniwanan ko sa inyo. Unahin ang Diyos higit sa lahat. Pangalawa, nasuportahan natin ang ating mga para.
smile somewhere.